Ayan, mga kaponi, may bago po tayong kasama. Ayun siya, oh. Ay, ito pala. Talabaw. Kiyo. Bansang kayo. Bago nating ka-team si Kalabaw. Magandang araw po. Shout out sa lahat ng ating mga kaponi viewers at kaponi sponsors. At ayan, ngayong araw po ay bibisitahin natin si Gian. Ayan, pasensya na po dahil medyo matagal tayong hindi nakabalik. Dahil may mga ino na po tayong mission. Shout out kay Tita Easy, salamat po sa pagmamahal. At kay Tita Joe and Sander Basilio, maraming salamat. At yung bibisitahin natin kasi nung last na nating vlog, nabigyan natin sila ng pampa-check up sa Tacloban. At yun yung ating aalamin kung ano po yung naging resulta at kung meron pa siyang gamot para maayudahan at masuportahan po natin. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo kaponi sa ating magandang gawain sa paglingap sa ating mga kababayan. Okay, so bago tayo tumuloy, kung matatandaan nyo, nagawa tayo ng bahay nila Princess ng isang linggo. Si Tita Linda, ang ating kaponi sponsor, nagbigay ng blessing, reward para sa mga katim natin na tumulong. Ayan, thank you. Kinapabigyan niya si Mami Lee at si Kuya Goring ng tig 500 pesos. Dito ka para makita ka ni Tita Linda. Ayan. Thank you po, Tita Linda, sa blessing po. God bless po. At yung papalito yun. Ha? Sura. Ayan, bibili daw siyang ulam. Ulam. Thank you po. Ruby, para sa'yo. Thank you po, Tita Linda, sa pag-share mo sa amin ng blessings. God bless po sa iyo at sa iyong pamilya. Maraming salamat po. Okay, next, Pepa. Kay Kalabaw. Kay Kalabaw. Ibigay ko kay Kalabaw. Bibili din siya ng ulam. Thank you po, Tita Linda, sa binigay niyo pong blessing. Ayan. God bless po. Okay, thank you. At binigyan din ako ng 500. Thank you. Thank you po. Pambili salamat ng diaper. Regabin. Okay, let's go po kaponi. Samahan niyo po kami sa ating pagbisita kila Ate Gian. Abreman. Nakaturog. Mamata pa. Nakikipesta pala si Ate Shirley. Baka matagalan yun, ano? Mga alas 12 na yun. Kaso si Gian wala din dito. Wala. Dalawang linggo nang nagpunta sa lola niya. I-chat na yun dyan. Dito naman sabi ni mama niya. Pauwi na daw. Pauwi na. Kasi nag-aaral si sir. Kailan kaya babalik, i-text nyo, sabihin nyo, kasi kailangan natin ma-update siya kung may medisina pa. Na, kukontak namin yan doon sa Taytay kasi may wifi naman doon. I-message nyo, no? Sabihin nyo nagpunta dito si Sir Pony. Opo. Oo, kasi alamin natin kung anong resulta ng kanilang pagpapacheck up. Na-sharon yan siguro si Ate Shirley ngayon. Na-sharon. Babalik na lang kami, Kuya Ruel, ha? Opo. Pauwi na lang si Gian. Ilang araw na siya? Dalawang linggo doon? Dalawang linggo na. Kasi 23 yun, umalis. 23. So, May 23, June 5. Matagal na. Ngayon, umulan na kaponi. So, dahil wala sila Ate Gian, Ate Shirley, punta po muna kami sa triplets. Sige, pasok. Okay, pasok. Masilip kami, ha?
Hi. Hello, cute cute. Bukit, bukit na naman nag-iiyak ito. Bless. God bless you. Bisita lang. Bisita lang kami, baby. Kaibigan mo kami. Hindi mo na kayo matandaan. Kumusta sila, Ate Kim? Okay lang po. Okay naman. Asan yung dalawa mong anak? Nasa labas po. Kumain na kayo? Okay. Hindi ako nakain sa baba. Ha? Hindi po ako nakain sa baba. Wala kayong bigas? Wala. Asan si Kuya Dave? Ha? Matagal. Matagal nang nasa Manila. Kailan pa? Nung ano pa po, April pa po. Nung April pa umalis papuntang Manila? Bakit? Anong ginagawa doon? Trabaho doon. Nagtatrabaho siya? Akala ko may trabaho siya dito. Oo po, umalis siya dyan. Doon na lang daw po siya magtatrabaho. Doon na lang sa Manila magtatrabaho. Pero tumatawag sa'yo? Minsan sa pinsan ko lang. Bakit may problema? Lagi po kami okay nun. Lagi po kami nag-aaway. Lagi kayong nag-aaway. Tapos ang... Targahin mo muna to, Pepa. Si cute cute. Bakit? Wala si daddy niyo, no? Jadi, God bless. God bless you. Buksan muna natin dyan kaya pa mainit. Nag-melt na yan sila. Meron pang gatas. Meron po kagabi. Nag-gatid po sila. Ah? Nag-gatid po yung nag-ano dito. Ah, may nagbigay sa inyo. Po, yung sa taas na kanton po. Oh, ito. Buna. Yung nagawa ng bahay. Binigyan tayo ng gatas. Opo, kagabi. Biglaan naman yung pag-alis niya. Akala ko magtitinda-tinda kayo. Lagi po kami nag-aawa. Lagi po kami nagtatalo. Anong pinagtatalunan niyo? Kahit ano po, kahit maliit lang na bagay, lumalaki. Tapos ang beses nag-chat po siya sa kapatid ko, hindi na daw po siya uwi dito. Ha? Ba't kailangan sa kapatid, hindi sa'yo magsabi? Isa nga pag tumatawag sa pinsan ko lang. Kinukumusta itong mga anak mo? Yung isa po, yung isang bata, si Matthew lang. Ay, ang medyo malaki na. Yun lang din naman kinikilala niyang anak. Ha? Yun lang din naman daw kinikilala niyang anak. Bakit? Itong triplets, anak niya din naman yan. Matagal na itong nangyayari na may problema kayo. Kasi every time na bumibisita ako sa'yo, parang mayroon problema sa iyo or sa inyong mag-asawa, hindi mo lang masabi kasi nakikita namin sa ano mo, sa itsura mo na parang may nililihim ka. Kung April pa siya umalis, May June na ngayon, magdadalawang buwan na. Nagpapadala sa iyo. Nung nakaraan lang po, pinadala po sa pinsan ko 400. Anong sabi niya about dun sa pagtitinda ninyo? Hindi talaga natuloy na? Hindi. Wala na kasi yun? Kasi nag-aano po siya ng... Ginamit niya rin po sa pag-training. Nag-training daw po siya dun.
Pero nasa kanya talaga ang pera, wala sa iyo. Nagti-training. Nag-training daw po siya dun. Nag-a-apply daw po siya ang security. Ba't naman ganun? Sabi mo na hindi niya ito kinikilalang anak itong triplets. Dati pa yan. Dati pa po. Pero anak, kumbaga, anak niya. Okay. Kumbaga okay lang kami pag may mga pumupunta dito. Parang okay kami dalawa. Pero pag kami lang po, lagi po nag-aaway. Kung kailan meron na kayong bahay, saka naman siya umalis. Paano yan yung pagkain nitong mga anak mo nyo? Wala po, sa baba po. Kailan nanay mo? Minsan pag wala po. Anong sabi ni nanay, ni tatay sa sitwasyon ninyo ngayon? Wala po. Sabi nga po nila kung may magbabantay lang daw sa kanila, mag... trabaho na lang daw po para sa mga bata. Wala rin naman mag-aano po sa bata. Gusto mo sana magtrabaho para meron kang panggastos dito sa mga anak mo? Wala rin ganun. Walang magbabantay. Ako lang po lagi dito mag-isa. Buti kinakaya mo yung mga lahat-lahat. Ano, lagi lang po kumaingi dito sa taas kasi lagi namang sabay-sabay umiiyak. Nag-training lang po siya. Wala po siyang trabaho dito. Wala pa. Opo. Kaya pala hindi siya nakakapadala. Nag-ano pa lang, naghahanap. Tsaka training. Kasi hindi naman siya makakapasok ng security guard hanggat hindi muna siya mag-training. Apektado yung mga bata sa problema ninyo. Wala po akong ibang gustong hilingin kundi maging maayos. Alang-alang sa mga anak ninyo. Maayos lang talaga yun ang mga anak ko. Kahit yun lang po. Ganun din naman din po, pag natatalo kami, sisigawan ako. Hindi ako, ano. Sisigawan, minsan minumura. Ano bang sabi niya bago siya umalis? Wala po. Hindi kayo nag-usap? Walang sinabi kung anong plano para sa mga bata, kung magsusustento siya? Nasa kanya na po yun kung ano gusto niya gawin para sa mga bata. Kasal kayo, Ate Kim? Hindi po. Ah, hindi kayo kasal. Sabi ko, ang hirap po ng kalagayan ko, pero kinakaya ko na lang. Kahit pag ligo, hindi makaligo. Wala namang magaan dito sa taas, sasabihin na maligo ka muna, kain ka muna. Buti si nanay, laging nakakapagbigay sa'yo doon sa baba. Hindi po. Hindi rin. Hindi rin. Kulang pag wala po silang gatas, tubig na lang po magdamag. Itong mga anak ko. Bayan, ang laking problema nito. Pag wala pong minsan mga lampin, pag iihi, umaano sa baba, nagagalit. Kasi yung ihi nila, umaano dun sa baba, tumuturo. Oo, kasi plywood siya, ano. Naging okay lang po. Kalagayan ng mga anak ko, okay na po ako. Nakakaawa yung mga bata. Sila yung nahihirapan sa ganitong sitwasyon.
Bebe, okay ka lang dyan. Yung mukha mo magkakaroon ng tattoo. Tattoo ng duyan. Ito, pawis na pawis, Pepa. Punasan mo. So, pag once may mag-alok sa'yo, yung mga sisters na pwedeng ipaalaga mo muna. Hindi ko po alam kung papayag. Hindi mo pa alam. Kasi wala ka namang kaagapay dito. Wala po, ako lang po. Okay lang kung isa lang, di ba, Pepa? Kung isa walang problema, makakaya. Pero tatlo, yung pagkain, panggatas, sabi mo na tubig na lang yung pinapadidi mo minsan. Naapektuhan yung mga bata. May dalawa ka pa, nasaan yung ngayon yun, naglalaro? Sa labas po siguro. Hindi mo na siguro yun naiintindi din. Hindi rin. Kasi ito po pinupukusan yung tatlo. Nahihirap yung sitwasyon ni Ate Kim Kaponi. Bakit tulala pa? Hindi kaya may iba na si Kuya Dave doon? Ha? Hindi ko alam. Kasi dapat kung may problema, nagme-message siya sa'yo. Bakit kailangan pa dun sa kapatid mo? Or baka meron din problema sa'yo, Ate Kim? Wala naman po. Kung mag-message siya sa akin, kailangan gusto niya agad-agad ako makaka-reply. Lagi naman po akong nagbabantay sa tatlo. Paano po ako makakapag-ano yan? Hanggang sa kung ano-ano na yung mga sinasabi sa akin. Na may lalaki daw ako, ganito ba yun? Pag hindi ako nakaka-reply sa kanya agad. Itong mga anak ninyo yung magsasuffer ng sitwasyon. Hindi biro yung pagiging nanay, lalo na triplets. Family, kargayin mo. Ayan na. Pawis na pawis sila. Ayan na si Mami Lee. Siya muna yung nanay. Sa'yo na lang kaya muna siya. Oo, wala naman siyang baby. Oo. Itong isa. Para hindi mag-iyak. Sa'yo na lang muna yan, Mami Lee. Yung isa kay Pepa muna. Odo, kawawa. Waray panira mga buot. Di hira maara, may dangayan problema. Kag-anak. Paano may tiyan na itong plano? Hindi mainim yung ilobon nga. Ay, mula yung pag pupukan ng pagkabuhi para may magkakataga-imperme. Yes, siya po. Sir ni nanay. Pero yung nanay, di may perme nga may dakwarta nga may hahataga-i mo. Yung perme nakakabuhi ka at kinatrabaho. Kasi si nanay mo naman, kung hindi siya magtrabaho, walang isusustento dun sa isang kapatid mo na nag-aaral. Nagtatrabaho lang siya dun sa pamangkin. Wala rin naman silang pang-araw-araw dito sa baba. Oo, wala silang pagkain pag hindi siya magtrabaho. Si tatay mo, anong trabaho ngayon? Ngayon lang po, nag-i-extra. Mang construction. May mga kapatid ka pa, Ate Kim, na walang... Wala po.
lang po yung dalawa. Yung dalawa. Okay. Hindi ka sinasamahan dito kahit sa pag-aalaga ng mga anak mo? Hindi. Ayoko pong may marinig din ako sa kanila. Mm-hmm. Ayoko pong may marinig din ako sa kanila kasi minsan pag pinupunta ko yung mga bato sa baba, nagagalit sila sa akin. Mm-hmm. Kasi mahirap din, lalo na yung mga pang-araw-araw din namin na. Oo. Gari na mong umusta, hingay mga anak, ngayon anak. Ay, nali po, tinawag niya nga, pero nag-iinisig. Nagagalit. Kaya ano niya pag-inisig? Tinawag niya anak pati, tapos pinagkina niya anak pati. Istorya kami, sige na pag-inisig ako. Ano daw ang ikinagagalit niya? Kasi ignore ako magpakaka-reply kung nag-iinano at pinakunak nagbabantay kabataan. Hindi ka nakaka-reply kaagad, kaya siya nagagalit. Tapos hindi ka naman nag-aalaga sa mga anak mo. Bakit hindi ka maka-reply kaagad? Yun yung ibig niyang sabihin. Yun yung sabi niya, oh, hindi ko alam saan siya nag-ganyan. Saan niya na? Sino pa ba ang magbabantay? Ikaw lang naman yung nandito. Kung hindi mo to binabantayan, edi kung ano nang mangyayari sa mga anak ninyo. Minsan sabi ko, napaka-immature mo naman mag-isip. Hmm. Yung ano-ano iniisip mo sa akin. Pwede naman ikaw na lang dito, sabi ko, kung gusto mo, para makita mo kung ano ginagawa ko. At saka nung nandito siya, nakikita niya naman pag umuwi siya ng gabi, di ba? Galing sa trabaho na talagang hands-on ka sa pag-aalaga sa mga bata. Siguro hindi niya nakikita yung sakripisyo mo din. Siguro po. Gusto mo tawagan ko siya, atitin. Kausapin ko. Alamin ko kung ano ang sitwasyon para alam natin, hindi lang yung sa side mo. Ano? Pumunta dito yung nakaraan yung mama niya. Pero kinuha lang yung motor dyan. Yung aminsan nag-aano sila tatay, kahit nga daw mama niya, hindi man lang bumibisita dito, mag-ano daw sa mga bata, mga gusto man lang. Baka magtagal na si Kuya Dave kasi kinuha na yung motor. Kinuha po nila dito mag-asawa. Baka magtagal na siya sa Manila. Hindi ko po alam. Yung sabi niya sa kapatid ko, hindi na daw siya babalik dito. Hindi na siya babalik. Sige, kung ayaw niya nang bumalik, Ate Kim, intindihin mo na lang yung mga anak mo. Yun na lang, focus ka na lang. May awa ang Diyos, makakaraos ka din sa sitwasyon mong ito. Di ba, Mami Lee? Blessing din naman. Di mo lang na, ano, basta samahan mo ng diskarte. Oh, diskarte at saka magdasal ka pag ampo. Maging safe lang kayo lahat ng mga anak mo. Sige, panindigan mo kung ganun man, ayaw niya nang bumalik, huwag mong ipagpilitan yung sarili mo. Kahit man nagka-problema kayong mag-asawa, dapat inisip niyo yung mga bata. Try mo munang tawagan, i-confirm mo kung anong plano niya sa inyong mag-anak. Kung wala na siyang plano na balikan kayo, yun, mag-ano ka na sa barangay. Para kahit paano, pag nagkatrabaho siya doon, sabi mo nag-a-apply ng security guard, masustintuhan yung mga bata kasi kagaya niyan, itong aming pagbisita, hindi man yan kami lagi na mayroon lagi na, halimbawa, buwan-buwan, oo, mayroon kaming papabot, pero alam ko kulang yun dahil tatlo itong mga anak mo na triplets, may dalawa pang kumakain na din, di ba? Sana mapamaano to, mapanood ni Kuya Dave at mapag-usapan nyo, maayos, maagapan, hanggat maaari. Alam ko hindi niya to matitiis. Ito, matitiis niya, yung ganyan, no? Kahit sinong mga magulang. Pag anak ng naiipit, diba? Ano? Ay, 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 ay,
Mabait lang yung isa, nandun lang kay Pepa. Try mo siyang kausapin ha, Ate Kim. Tapos i-message ko siya kung pwede ko siyang makausap. Tatanungin ko siya kung ano yung pwedeng magandang plano niya. Baka naman umalis lang dahil naghahanap talaga ng trabaho. Baka ang ano lang, nagpaalam ba sa'yo? O yun naman pala, nagpaalam. Nagpaalam po siya. Pero yung may mga salita siya na ano, wala po. Ganito, ganyan. Lagi siya umalis, wala po. Wala. Hindi siya nagsabi na, aalis ako, mahal. Maghahanap buhay ako sa Manila para makaano tayo ng... Biglaan po yung alis niya. Ah, biglaan? Nung araw na yun, biglaan po yung alis niya. Anong sabi ng... Nagtatrabaho siya doon nung bigla siyang umuwi dito. Doon may kasama siya doon pagpunta? Meron po. Isang band, isang ano po sila. Isang band sila. Ganun na lang, kausapin mo ng mahinahon para malaman mo din kung ano yung naging sitwasyon niya, bakit biglang umalis naman. Pero yung pera na pangkabuhayan na bigay ni Tita Elisa, siya yung humahawak noon, sabi mo. Opo, yung iba po, pang-araw-araw na. Nagamit nyo rin sa pagkain, kaya naubos na lang, ganun. Hindi nyo na natuloy. Kausapin mo na lang at yun, kausapin ko din siya, i-message ko siya para malaman natin kung ano talaga ang naging problema. Okay, meron kaming dala dito na ayan, pangkonsumo ng anak mo, si Tita Elisa nagbigay ng 3,000. Ito, nagbili kami ng diaper. Bali, dalawang pack po ito, 40 pieces. Paano mo para makasave ka, anong ginagawa mo sa araw pagdating sa diaper? Ngayon lang po, silang diaper. Hindi mo sila dinadiaperan? Kahit lampin lang. Lagi na lang po basa dyan. Sa gabi mo na lang anuhan para makatipid ka. Yun, yung gabi kasi kailangan naka-diaper kayo para hindi gising ng gising. Tapos ito, meron tayong biniling gatas. Ayan, Bunakid. Diba dito sila hiyang 1 to 3 years old. Tapos may isa pa. Okay. Ayan, bali ano po ito? Dalawa. Pinagka siya natin yung 3,000. Bali 2 kilograms at saka 1.6. 3 kilo ang pumalit. Tapos si Tita... Tita M ng Japan, meron siyang binigay na bigas. Sakto wala kayong bigas. Yan, malaking tulong to, Ate Kim. 10 kilong bigas po yan, galing kay Tita M. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong para sa mga anak ko, para sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po marami po kayong matulungan na kagaya namin na nangangailangan din ng tulong. Maraming salamat po. Wala pong ano man. Ay, grabe. Mapapabuntong hininga ka na lang sa sitwasyon ni Ate Kim. Laban lang, no? Kaya mo yan. Ngayon pa, lumalaki na yung mga anak mo. Pag naka, ano na to, mga 2 to 3 years old, awa ng Diyos, hindi ka na masyadong hirap niyan. Ano? Tapos ito, galing din kay Tita M, dagdag nyo pambili ng ulam. Tita M, maraming maraming salamat po. Napakalaking tulong po sa amin. Maraming maraming salamat po. Okay naman la, kung permi kam tatagan im na na hindi sa luto ngayon sora. Ngayon mawawaraan kam. Kakagabi na nga tagla po ngayon luto la. Pagkagabi, nagbibigay si nanay kanin. Grabe, kawawa naman.
Baby. Sabay mo niya, nagkira loko yung gatas. Sabawan mo ng gatas yung kanin. Ako siya may gatas na. Para ano ni mensahe kang Kuya Dave? Yung pagiging mapagmataas, dapat mapagpakumbaba tayo. Kasi kung parehas ta kayong dalawa, nagmamataas, walang mangyayari. Kumbaga pag ang apoy inilagyan, inanuhan mo pa, ginatungan mo pa, talagang hindi, lalaki ng lalaki. Dapat kayong mag-asawa, meron isa doon yung mas mababa, mas ano yung pang-intindi. Oh, ikaw na lang din yung yung umintindi. Yung galing sa puso mo, I'm sure pag napanood ni Kuya D. Sana direct kang ngali mo pag system ko kabataan. Ayaw pagbabay eh. Ikaw mamili. Ano mensahe kay Kuya Goring? Wala yung sirpe. Ano nga rin? Remit na. Yung Palawan, remit na. Just lang. Okay, paano mensahe kay Jing Jing? Hello. Ah. Wala lang. Wala din minsay kay Jing Jing. Diyan ka lang. Saan siya? Diyan ka lang. Ito nga alis. Ayaw mo siyang pauwi. Grabe no, Ate Kim. Joke lang yun, Ate Kim. Pinapatawa ka lang namin kasi masyado pang ano, masyadong seryoso at malungkot si Ate Kim. Sana minsan marilax naman lang to. Nakita ko to nung ating, naalala nyo nung ating Mother's Day, talagang feeling ko doon siya nag-enjoy. Nag-enjoy ka, Ate Kim? Na, doon lang doon siya nakasayaw siya, nakabanding ang mga nanays. Sige, one time pag ano, hindi kami busy, i-treat ka namin bilang pag ano, pag pupugay sa'yo sa pag-care mo sa mga anak mo. Walang pagod talaga ang mga nanay pagdating sa mga anak. Kumbaga ano yan eh, full-time job ang pagiging ina. Di ba Mami Li? Walang diop. Walang diop yan. Yes. Talagang career. Kaya dapat tingnan din natin ang mga tatays, no? Mga asawa. Dapat tingnan din natin yung sakripisyo nila. Minsan sinasabi lang natin na walang ginagawa. Pero dito pa lang sa pag-aalaga. Talagang mahirap na. Drain ka na. Nakakulong ka pa sa bahay. Mag-aalaga, magpapaligo. Kaya salute sa mga nanay. Sana maging maayos lang lahat, Ate Kim. Ano? Sige, babalik kami sa iyo. Ititrick ka namin. Kasama itong mga anak mo. Ano, Pepa? Bisa na bye-bye. Para makapag-relax-relax siya doon. Makapag-isip siya kung anong magandang gawin para sa pamilya niya. Okay ha, cute. Mag-pray lang tayo, baby. Babalik din niya si tatay niyo. Bili ka na lang ng ulam ha, tapos pagtuon na, layan yung bugas. See you, bye-bye.